Okay, proceed na tayo sa second video. Eh, mag-update lang tayo. And unahin natin yung dito. Ayan. Okay, ano ba nangyari? Okay, so verde naman siya ngayon, ano? Check natin yung chart. Okay. Ayun. So medyo solid. At yun nga, ano? Medyo nag-bounce tayo. Ano na ba ngayon? 14. August 14. Wait lang. Ano ba ngayon? 16. Ah, naka-weekly pala. Ano ba yan? Ayan. So, dito guys, sa daily chart. Huge rally. Ayan o. Big green candlestick as breakout. And sa channel na sinasabi natin before. Okay, so channel to. Pero dito sa RSI, wala pang breakout. Ito yun o. Wala pang breakout dito sa RSI. Pero, sa chart, ayan. Fresh breakout. Saan? Sa ating channel. Ito guys. Diba channel to? So right now, bukas tignan natin kasi pwede pa itong mag-rally. Ayan sa 2.36 next target. It's either 2.36 or dito sa 2.4. Ayan. Tapos, expect for a pullback. No? Ayan. And yung 200 na to, actually malayo pa. Ayan. Dito, then, ASEN. Let's see. Okay, nag-rally din, guys. Okay, nag-hold. Then, okay, possible mag-retest tayo dito sa 5.3. Okay, so resistance din to actually. Ayan, so tignan natin, ano. Let's see, guys. Ayan. Sa resistance, 5.3. 200 day. Actually, malayo pa yung ano dito. Ayan, pero titignan natin, medyo sideways na siya eh. Ayan, no? And of course, we need to break this area or this price, ayan, sa 5.48 para ano natin ito, consider natin na medyo bullish. Eh, so far kasi wala pa. At medyo ranging nga siya, no? 200 day. Ayan, so malayo. Next, APL. For APL, guys, let's see. Okay, so medyo ayan, pulahan. Okay, naging pula kapon, berde ngayon, pula. No? And sana lang mag-hold kasi diba, trend line na to eh. Ayan, so trend line na to, guys. Check natin dito. Oversold na siya. Oversold, pero pwede pa itong mag-extend. Ayan, sa stochastic. Ano siya, ay bumababa dito sa point. Ano ba ito? O, ayan. No? 0.31. Halos. Super liit to. Ayan, kaya this one for APL, pwede pa rin itong malaglag. Ano? Even though na may channel tayo rito, eh, still pwede pa rin. Ayan. So, oversold na, pero yun nga, still pwede pa rin mag-extend pababa, no? For APL. Tapos yung 200 na to, so actually, ano na, medyo lumayo na, no? Dun sa may price. Next, SPNEC. Pero na ba tayo update for this one? SPNEC. So I think wala pa rin, wala. Ayan, wala pa rin. Suspended pa rin. Eto, no? SPNEC. Ayan, pero still, isasama pa rin natin yun. Panggulo lang, panggulo. SPNEC. PHA. What about this one? 0.199.
Okay, pero kanina binuhusan as low as 0.191. And yung target natin malapit na talaga 0.185, no? 0.185. Ayan, sa dito 'yan. Okay, pagka-check natin. Ayan, sa weekly. Wala, bearish pa rin to guys eh. Ayan, so pwede pa rin ba naglag? Ayan o. Beach, diba? Ayan, 2001, tapos 2004, 2006, and yung last 2020, COVID eh. Ayan, so malapit nang mag-ano dun, ano, mag-retest. Ayan, pero dito, noong 2020, nalaglag siya rito, 0.17. Ayan. So, tignan na lang natin, ano. Ayan, pero, talagang possible na bumalik dun. For PHA. Last, Mary Mart. Ayan, for Mary Mart, so trending to, pero dito natin sinama. Okay, 1.06, and halos na ito na yung sinabi natin guys na 1.05. okay. And the question is, mag-hold kaya at magba-bounce or magkikreate ng panibagong all-time low? No? And kasi dito, ay, pwede pang mag-extend of course. Same here sa may stochastic. Stochastic, check lang natin. Ayan, so pwede pa, no? Eh sa 1 point or sa 0.96 to nalalaglag actually eh. Dito oh. Okay, sa area na to. 0.96 malapit dyan. And right now nasa 2 digits pa tayo eh. And kaya pwede pa to malaglag, no? And so far still goods. Eh basta magba-bounce, ano? And kung di kasi magbabounce to, eh baka ma-invalidate to guys yung ating structure and yung mismong pattern for Mary Mart. Ayan, so medyo bouncy na kasi to. And of course, dapat magbounce to. Ay pabalik dyan, ano? Ayan, para mas solid yung magiging pattern natin for Mary Mart. And I think tapos na po tayo guys at maraming salamat po sa panonood. And see you po sa next video. Bye bye and God bless.